Magandang araw mga ka-pet lover. Ang video po natin ngayon ay tungkol kung paano po nagsimula ang aking Jen Babies Kennel. Ang unang member po ng kennel ko ay si Yumi. Si Yumi po ay pinastad namin nung nag 1 year old po siya sa isang pure white Siberian husky na blue eyes. So, pinastad po namin si Yumi nung nag 1 year old po siya at naging successful naman po at nabigyan niya po ako ng 6 na puppies agad. So, malulusog na 6 na puppies po ang naging unang anak po ni Yumi. Sila po ang unang naging anak ni Yumi. So, kung mapapansin po ninyo, wala pong nakuhang kulay na white sa kanilang ama. So, lahat po ay kakulay ni Yumi. So, maghihintay po tayo kung ng ilang weeks, titingnan po natin kung meron po bang makakakuha ng mata ng ama nila. So, kailangan po ay meron po tayong blue eyes. Meron po tayong isang puppy na nakakuha ng mata ng kanilang ama na nag-blue eyes. So, ito naman po ay deworming schedule nila. So, after 4 weeks, kailangan po ma-deworm po ang mga puppy. And next, the other next week, schedule naman po sila ng first vaccine nila. Ang deworming po ay napaka-importante sa mga newborn puppies. Kasi dito po, kailangan po nila ilabas yung mga worm na nasa loob ng tiyan nila. So, hindi po natin kasi maiiwasan na makakain po sila ng mga madudumi. At magiging mas healthy po ang mga puppy at makakaiwas po sila sa anumang sakit katulad po ng parvo. Sa pag-deworm po, pwede rin naman po na ang mag-deworm ay ang licensed vet para mas accurate po ang pagbibigay sa kanila ng gamot. Pwede rin naman po na bumili po kayo sa mga pet shop ng pang-deworm. Meron naman pong mga instruction para po kung paano po ibibigay ang pang-deworm sa kanila. So, depende po kasi yon sa timbang ng mga puppies. Pagdating naman po ng 1.5 month na sila, pinipicturan ko na po sila para po maipost sa mga Facebook group ng Siberian Husky kung saan kung magkakaroon po ng merong interesado sa mga puppies ko, i-message po nila ako kung ano po kung sino po ang nagustuhan nila doon and if available pa po ba yung puppies na nakita nila sa Facebook. Once na nakapili na po sila ng mga puppies, kung sino po ang gustuhan nila, tatanungin ko po sila kung ano po ba ang gusto nilang ipangalan sa napili nila na puppy. Normally po kasi, ipinaprocess po ang PCCI after 1 month na naipanganak ang mga puppy. Para po mabigyan po ng chance yung mga magiging new owner na sila po mismo ang magbibigay ng pangalan na naka-registered po mismo sa PCCI. Meron naman pong ibang dog breeder na ay nire-register na po nila agad yung kanilang PCCI, yung mga PCCI ng puppies. Sila na po ang nagbibigay ng pangalan. So, sa pagre-register naman po ng pangalan ng mga puppies, kailangan po lahat po ay nagsisimula ang letter
na magkakaparehas. Ang for example po ay simula po tayo ng letter A. So dapat po lahat po ng puppies tulad ko po, mag-start po ako ng letter A kasi first litter po or unang anak po ni Yumi. Lahat po ay letter A, nag-uumpisa ang pangalan. Pwede rin naman po letter B or C. Depende po sa dog breeder kung anong pong letter ang gusto nila. Basta po, ang importante ay pare-parehas po ng start ng name ang mga puppies. Sa PCCI din po, naka-record po doon ang kung sino po ang naging ama ng mga puppies. Kung ilan po ang nabuhay or kung meron po bang namatay na puppies. So, kailangan po yun sa record kapag nag-submit po kayo ng registration ng litter nyo. Ang pinakauna na po dapat natandaan, once po na magpapastad po kayo ng inyong alagang aso, kailangan po tatanungin nyo po muna kung meron po bang papel yung or PCCI yung mag-stud sa aso nyo. Kasi po, kapag po walang papel ang aso na nag-stud sa inyo at ang aso nyo naman po ay may PCCI, hindi po pwedeng i-register ang mga puppies. Hindi rin po sila magkakaroon ng PCCI. Kasi po, dapat po parehas po na mayroong PCCI both parents po ng mga puppies. Para sa akin po, sa kennel ko, nagre-release po ako ng mga puppies. Meron po silang vet record and PCCI na. So, bago ko po ibigay yung puppies sa bagong owner, ready na po yung vet record nila at the same time yung PCCI. So, sa PCCI naman po, ang naka-register po na pangalan ng owner is ako pa rin po. Pero, pwede nyo po yun ilipat sa pangalan nyo. So, bago ko po ibigay ang papel or PCCI ng puppies, pipirmahan ko na po yung likod na pumapayag po ako na i-transfer yung bagong owner yung pangalan ng puppies. Nag-re-release po ako ng puppies 2.5 months to 3 months old. So, ito po kasi yung stage na ang puppies po ay meron ng 4 na deworm. 4 beses po silang na deworm at 2 beses na po ang kanilang vaccine. So, sa vet record po, makikita po doon kung anong klase po ng pang-deworm ang ibinigay ng licensed vet. At the same time, kung ano pong klaseng vaccine ang naibigay na sa puppies. So, pag po may record na po kayo pag nasa inyo na po ang vet record, ito po ay kailangan nyo i-continue sa next schedule. For example po ay nakaschedule po sila ng after nyo po makuha ang puppies, nakaschedule po sila ng after 2 weeks, kailangan po ay mabaksin po kaagad ang mga puppies based po sa schedule. Pero, meron po akong na-encounter na depende po sa vet. So, kung halimbawa po na ang puppies po ay kakakuha nyo pa lamang, kailangan po ay i-observe nyo po muna ang puppies ng 1 week. So, kailangan po ay mag-stay muna po siya sa inyo ng 1 week para po ma-check nyo po kung ang kondisyon nyo po ba ay okay, kung manghihina po ba kumain or hindi. So, kailangan po ay healthy ang puppy bago po ang sunod na schedule ng kanilang vaccine. Sa kennel ko po, ang mga bagong owner po ay binibigyan ko po sila ng 1 week. Kailangan po pag naibigay ko po sa kanila ang puppies, observe po nila ng 1 week, papakainin po nila. So, kung may vitamins po silang ibibigay, so nakadepende na po yun sa new owner. Pero po, binibigyan po sila ng idea kung ano po ba yung
pagkain at vitamins na iniinom niya po nung nasa akin pa para po i-continue na lang po nila. So hihintayin po nila maka 1 week, pag okay po ang kondisyon ng puppies, sila na po ang may responsibilidad sa puppies. Pero kung ang puppies po ay nanghina, for example po ay ayaw kumain, pagkakuha niya po sa akin ay after 3 days ay ayaw pong kumain, po pwede po nila yun ibalik sa akin. At the same time, titingnan po namin kung ano po yung pwede namin gawin sa puppies kung ano po yung nangyari. So, check po namin kung bakit po nagkaganon. So, po pwede po namin, ibinabalik po namin yung payment pagkaganon. Pero in my case, sa kennel ko po, hindi naman po nangyari yung ganon. So, ang sa akin po ay binibigyan ko lang sila ng assurance na kung hindi po healthy ang puppies, magkakasakit po yung puppies. So, kung healthy naman po talaga yung puppies nung ibinigay ko sa kanila, hindi po magkakasakit yung mga puppies. So, after 1 week, sila na po yung may responsibility sa mga puppies. So, yun po yung terms and conditions ng kennel po namin. Ang pinapakain po namin sa puppies namin pagdating po ng 1 month old, pwede na po kasi sila kumain nun. Meron na po silang mga ipin kasi magbabawas po kasi ng pagpapadede yung nanay kasi nasasaktan na po siya sa mga ipin ng puppies. So, may possible po na mamayat yung mga puppies kapag hindi po sila napakain ng dog food at nabigyan ng gatas. So, ang dog food po na ginagamit namin ay ang Aussie puppy. So, yun po ang ginagamit namin. Talagang maganda po siya sa mga puppy kasi po malambot po siya once na naibabad po namin sa gatas ng pang puppies. Meron po talaga kaming gatas na binibili na pang puppies. Doon po namin ibababad ang dog food at lalambot na po siya. So, yun po yung ipinapakain namin sa kanila para mas maging healthy po sila at yung katawan po nila ay maging maganda. Kapag po ready na po for release yung mga puppies, meron po kaming isang araw kung saan po doon po namin i-deliver or nakikipag-meet up po kami sa mga bagong owner ng mga puppies. Kapag nakuha na po nila yung mga puppies, nire-recommend po namin na mag-message po sila sa amin kung halimbawang meron po silang katanungan about po sa mga puppies. So, ilan lamang po ang mga ito sa mga bagong new owner ng aming mga puppies. Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video at may nakuha po kayong information. Please subscribe our YouTube channel, palike na rin po, and comment kung meron po silang katalungan or gusto pong idagdag na information para sa aking video. Maraming salamat po and God bless!